Ano po ba itong rabies talaga? Kasi yung iba parang hindi sila masyadong familiar po. Ano ba talaga yung rabies? Yes. Actually kasi, ang rabies, katulad ng SARS, bird flu, MERS, no? And yung COVID-19 natin, pare-pareho silang virus. Virus po sila. Yes, okay. Oo. And also, among the diseases, this is Antigona. Ibig sabihin, matagal na ito, more than 4,000 years ago, may rabies nang talaga. Okay. So yung rabies po ba, nagsimula po ba ito sa mga hayop talaga? Or sa hayop po talaga nagsimula ang rabies? This is what we call yung zoonotic. Mm-hmm. Ito ay nakukuha natin mula sa kagat. Kadalas, sabi ng WHO, in around 99% mula ito sa kagat ng infected dogs. Okay, so hindi naman po lahat ng mga aso pala is parang pinanganak sila, may rabies po sila. Ayun, yun ang myth na pagkakinagat ng ganyan, nagpapanik na lahat. Akala nila may rabies na. So tama ka, Joshua, na ang aso, by nature, pinanganak na walang rabies. Okay. Pero mataas yung chance na magkaroon siya ng rabies, lalo na kung hindi nababakunahan ng anti-rabies ang mga aso sa paligid natin. So, nade-develop po, Doc, ang rabies sa aso? Sa ano pong circumstance? Ano pong conditions? Yes. Kapag halimbawa, let's say, bat, no? Sa WHO nga, in-include na rin dito sa atin sa DOH, no? Yung bat, kasi may nagbibit-bit siya ng virus, no? At pumunta ka sa kuweba, pwede maging aerosol iyon. Pero sa aso naman, sa pamamagitan ng kagat, no? Oftentimes kagat iyon, and ito yung laway, no? It's from the secretions. Actually, yung isang milliliter na saliva ng laway ng may rabies na aso, meron siya about 1 million rabies virus. Okay. Yes, ganong karami iyon. Yes. Pero sa mga hayop po ba, exclusive po ba ang rabies sa mga aso lang o may mga ibang hayop pa po na pwedeng may rabies? Sabi nga natin, in around 99%, talagang infected dogs ang may rabies. Pero when I did a chart review sa dating, kung saan ako nagkaroon ng fellowship training in infectious disease sa Lazaro Hospital, actually, ano lang natin na 446 years na ngayon ng San Lazaro Hospital. Wow. The oldest health facility. No? Oo. So, I did a chart review doon sa mga admitted na diagnosed case of rabies. Okay. And 13 doon, mula naman sa infected cats. And the rest, galing sa infected dogs naman. Mas common lang po talaga sa... Pero it's the mammals, yung mga warm-blooded animals, ang pwede magkaroon ng rabies. Okay. So, eto, halimbawa, yung mga domestic animals, mga alaga nating hayop, no? And study also showed na around 49% ng nakukuha ng rabies ay mula sa mga alagang aso, hayop. Mm-hmm. Kung kaya't napakahalaga, napabakunahan natin ang ating mga aso. So, Doc, if ever, kasi ako po, may dog po ako, pag po hindi po siya nabakunahan, magkakaroon po siya ng rabies, paano po nangyayari? Kasi may tendency, di ba, mga aso, no? Hayop, pusa. No? Opo. Meron silang tinatawag na heat period, estrusite yun. So, on heat sila, tendency niyan, tatakas at tatakas yan. Okay. Tatalon yan sa gate. So, hahanap yan ng partner. So, may mga times na makakagat iyan, no? Public sa bahay. And then, doon, kakaroon na ng sintomas ng rabies. So para po yung mga alaga nating hayop magkaroon ng rabies, kailangan po meron yung saliva po ng infected na ng may rabies. And take note, it should be a wet saliva. Wet so, saliva. Ibig sabihin, basa na laway para matransmit yung rabies virus. Pag ito ay dry saliva, hindi maitatransmit ang virus. Kaya nga yung mga kagat ng daga, it's a dry saliva. So, pagka may nakagat ng daga, hindi namin binibigyan talaga ng anti-rabies vaccine. Pero, Doc, meron po akong nabasa nung tungkol sa rabies, yung dog na infected ng rabies, namamatay po siya kaagad? Kasi ang rabies is 100% fatal. Okay. So, kapag ka nagkaroon na ng simptomas, ibig sabihin, yung rabies virus umakyat na sa utak, so wala nang treatment doon. There is no cure for rabies. Okay. So talagang namamatay. What we usually di inoobserbahan natin ang mga aso sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Okay. Pag namatay yung aso, mas mataas ang chance na may rabies.
maganda na pa-examine natin yung ulo. Okay. And then doon sa utak, makikita natin doon kung may presence ba ng negray bodies na tinatawag. Okay. Which is very pathognomonic para sa rabies. Okay. Okay. Dok, bago tayo pumunta po sa mga symptoms at treatments po, sa mga aso na infected na ng rabies, tapos nakakagat po ng aso, paano po ba yung transfer ng rabies from human to from animal to human? Parang kailangan po ba sa wound siya or paano pag na-ingest lang po yung mga bagay ang na may laway? Most common talaga is from a bite, no? Bite. So kagatyaan. Pero meron din naman na from scratches. Actually, meron ng may naging pasyente kami, no? At the age of 7, na-scratch siya sa kamay. Mm-hmm. And it took 13 long years bago sumangga ang rabies. Yung rabies? Oh, yes. Great! Ang naging presentation sa kanya, Jenob, sa masakit ang tiyan niya. So, dinala siya sa surgery department. Mm-hmm. No? And then doon, dahil masakit ang tiyan, may ceiling fan. Tapos meron na siya doon na aerophobia, takot sa hangin. So, suspicion na, oops, baka rabies ito. And then, binigyan siya ng tubig, natakot na rin sa tubig. So, tendency kasi, kaya nagkakaroon ng aerophobia o takot sa hangin, hydrophobia, takot sa tubig. Kasi nagkakaroon ng spasm doon sa laryngeal spasm. Yung pakiramdam na para kang sinasakal. So, the mere sight of water, talaga nagkakaroon ng spasm. Nahihirapang huminga, parang sinasakal ang pakiramdam. Pero Dok, yung feeling po nila, alam, parang uhaw na uhaw po ba? Yung yes, exactly. Tama ka. Pakiramdam nila, uhaw na uhaw sila, gusto nilang uminom. And yet kahit paglunok lang ng laway, nagkakosya ng spasm, ng contractions dito sa lalamunan. So, ang sakit. Dok, napapag-usapan na rin natin yung mga sintomas nung nakita niyo pong pasyente. Ano pa po ba yung iba na pwede pong makita ng mga nakagat ng rabies? Yes, actually, pagka sinabi mong presentation, parang isipin niyo na lang yung combination niya ng zombie, vampire, at saka ng werewolf. Naglalaway so, din doon? Yes. Number one, dito sa mukha siyang parang zombie, di ba? Para siyang buhay na bangkay. So, andiyan yung nanlilisik yung mata, no? Oo. Tapos, vampire kasi takot siya sa liwanag. Ayaw din niya ng mga maiingay. So, madali siyang ma-irritate. Nagiging hyper-excited siya, no? And then, nagiging irritable, confused. And katulad ng werewolf nga, ah, di ba, yun yung tipong magagalit, agitated, anxious, nagalit, so nagwawala. Yun yung parang typical na asong ulol din ang dating.